Welcome to Kigil TV. Hey guys, narito na naman kami sa matagal na panahon, hindi kami nakakapagluto pero ngayon muli kami nagbabalik para patikimin kayo ng isang masarap, madaling lutuin, mura, at madaling gawin na chicken ala steak. Meron ako dito tatlong chicken legs na kailangan i-debone. Yung dalawa na debone na ni Daddy. Dalawa, na-debone na. Tapos yung isa, pakikita ni Daddy sa inyo kung paano mag-debone ng chicken legs para pumasok, napasok ang timpla. Okay, Daddy? Habang ipinakikita ko yung mga ingredients. Ang mga dry ingredients ay 1/4 teaspoon salt, 1 teaspoon ground pepper, 1 tablespoon sugar, 1 tablespoon liquid seasoning, 1 tablespoon olive oil, 1 teaspoon Worcestershire sauce, and 2 teaspoon soy sauce na less sodium. Pagsasama-samahin natin lahat yan at lalagyan natin ng konting titikman natin, lalagyan natin ng konting lemon or calamansi juice. Wala kaming calamansi. Lemon ang ginagamit namin dito. Ngayon, pagsasama-samahin ko na yung sa isang bowl, pagsama-samahin natin ang lahat ng ingredients. Dry ingredients. Yung asin, yung paminta, tsaka yung sugar. Pwede kayo maglagay ng chicken powder, konti, kung gusto nyo mas malasa pa. Tapos ito, 1 tablespoon to na liquid seasoning. And then, 1 teaspoon Worcestershire sauce. And then, 2 teaspoon toyo, less sodium. Ngayon, lalagyan natin siya ng olive. Naglagay na ba ako nito? Hindi pa. 1 tablespoon olive oil para hindi siya dry. Mm. Haluin natin, tapos lemon. Lalagyan natin siya ng lemon. Konti lang, baka masyadong umasim. Konti lang muna, titikman ko. Habang si Daddy ay nagde-debone, titikman ko muna kung okay na yung asin. Hindi makailangan marami. Ito lang siya. Slice dito. Madali naman siyang gawin. Kaya lang, ingat nga lang sa kutsilyo kasi lalo na kung matalim ang kutsilyo, baka dumulas. Eh, pag ganitong press ang karne, madulas siya. Kaya ingat. Mas masarap siyang kainin pagka pinagsama mo yung thigh at saka yung legs niya. Ibang-iba talaga ang ano, iba-iba talaga ang lasa niya. Daddy, tikman mo. Pupo lang ako sa toyo. Ginanong ko. Ay, marami pala kami. Yun yung parts na nasa ibabaw. Yun na. No? Tapos dito, islice mo lang dito sa gitna. No? Dito. Yan. Sa tapat ng buto. Yan. Ganito rin dito sa side na to. Yan. Tapos dito sa ano, bandang dulo naman, hiwaan mo na kasi, maraming litid to eh. Kaya kailangan nagilit na rito sa dulo para hindi ka na mahirapan. Ngayon, ito na.
Yan siya. Ano? Actually ito, pwede mong hatakin eh. Hilahin. Kaya lang, hindi natin alam, baka masira naman siya. Dahil na meron siyang kasama kasi ang skin pag nagluluto ng ganitong klaseng pagkain, ganitong klaseng ulam. Yan siya. Ngayon, ang buto nga nito, pwede niyong itabi. Pwedeng gumawa ng stock soup. No? Para walang tapon. So, yan na. Diba? Nadibon na. Ngayon, hanapin yung ano, yung kamukha ito, yun, no? Meron siyang konting litid. Alisin yun. No, yun na. Last yun. Tapos, ito gaganoin mo para lumapad. Ini-slice mo siya para mag-arrange siya. No? Pag hindi, may makapal, may manipis, hindi siya pantay. Pero kung na-slice mo ganyan at na ano na sa mantika, kung saan siya mag-adjust. O ito pa, o. Oh. Yan pa, o. Oh, diba? Kasi lalo na kung business mo siya, hindi pwedeng ano. Hindi masasayang yung bone. Oo. Nagawa ko kasi ng soup. Tapos na, ito yung nangyari dyan, ha. Ito yung skin. Ito yung laman. No? At saka yung mamarinate na ni mami ngayon. Yan. Okay. Parang kailangan. Yan. Tapos pag ano niyan, pag niluluto na sa itong stick na para siyang pundido, mas maganda yun ang gamitin kasi pag yung mga kasayong, para hindi siya madry. Hindi siya madry. Juicy pa rin siya. Ganun ang sistema. Kasi pangit lang sa chicken kasi pag yung ano na, na-dry na. Pag bago ito pirituin. Na-dry sa titigas ulit. Bago pirituin ito, maglalagay kayo ng mga 1 tablespoon butter doon sa cast iron. Mm-hmm. And then, pipigaan nyo to para hindi magtubig. Piga. Pipigaan. Mm-hmm. Tapos, pag medyo nadadry na siya, pipirito na siya, tsaka natin ilalagay yung mga, yung marinade niya. Pag na-try nyo to, ibang-iba talaga ang masarap to eh. Masarap. Napakasarap niya yung legs. Kasama yung thigh. Na dinibo na ganyan. Okay. Let's sit for 1 hour. Yeah, 1 hour siya. Pero mas maganda overnight kung gusto niyo. Pero okay na yung 1 hour. Yeah. Okay? Okay. Next, ngayon, kailangan pigain to para hindi magtubig. Tsaka na natin siya ilalagay yung marinade niya pag medyo nagpirito na siya ng konti. Dante, pakilagyan mo ng mga isang kutsarang butter niya. Pag masyado maraming butter. Ayos na yun. Tapa. Ayos na naman. Tulungan natin siya. Pag napirito na to, tsaka natin lalagay yung marinade niya. Kasi maluto siya tsaka madry. Para yung lasa niya sumisikip sa mga sa laman ng manok. Ito. Lagay natin siya sa medium high. Para hindi siya masyado nagtutubig.
Pwede na natin ilagay yung pinagbabaran. Tapos takpan natin. Hanggang sa maluto siya. Ayan, alamin mo natin. Halos nagmamantikahan siya. Ito na po ang finished product ng ating chicken alay steak. Bye bye and see you in our next vlog.